Nanangaraw mga boss, ako nga pala si Engineer Noel. So in this video, pag-usapan natin is about voltage drop. Ano ba yung voltage drop? Ano ba yung effect nito sa electrical system? At magpo-provide din tayo ng example computations. Yung voltage drop, ito yung pag-decrease ng nominal voltage natin sa electrical system or sa electrical circuit. Sa AC circuit, ang nagkakos ng voltage drop is yung resistance at saka yung reactance. Bali, yung total nun o yung sum ng resistance at reactance, ang tawag doon is impedance. So, example, sa isang electrical system, meron tayong mga resistive load, inductive load, saka capacitive load. So, once yung voltahe nag-flow dun sa circuit, dun sa load na yon, dun nagkakaroon ng voltage drop. So, ano ba yung effect ng voltage drop sa electrical system natin? Lalo na pag malaki yung voltage drop. So, sa lighting load, pwede magkaroon ng flickering dun sa light, sa ilaw. Or minsan, nagkaroon parang nagdidim siya. Tapos sa mga heater naman, matagal mag-init yung heater. Tapos dun sa mga motor, mabilis naman siyang uminit. Tapos ito rin yung pwedeng cause ng sunog dun sa windings. So sa NEC, bali dalawang article yung binanggit yung voltage drop na kailangan natin i-consider. Ito yung sa article 215, yung feeders, at saka yung article 210, yung branch circuit. So, bali sa NEC article 215, yung feeder, article 215 section 2, so, binanggit doon sa fine print number 2 niya, conductor for feeders as defined in article 100, size to prevent a voltage drop exceeding 3% at the farthest outlet of power, heating and lighting loads or combination of such loads, and where the maximum total voltage drop on both feeders and branch circuit to the farthest outlet does not exceed 5% will provide reasonable efficiency of operation. So sinasabi doon, yung branch to branch niya saka sa load, kailangan 3% lang. Pero yung from power source mo to the farthest load, kailangan 5%. Ayun, malinaw yun, gaya ng sa diagram na to. Nakikita nyo dyan, yung panel to panel, saka yung panel to load, walang umabot ng 3%. So, ibig sabihin, acceptable yan. Pero yung mula dun sa power source niya, dun sa transformer, hanggang dun sa AC, yung loads niya, hindi siya umabot ng 5%. So yan, ibig sabihin, nag-comply tayo dun sa requirement ng NEC. So yung sa branch, dun sa branch circuit naman, yung article 210, binanggit din niya yung voltage drop. Pero the same lang din yung sinabi niya dun sa article 215 yung sa feeder. Maraming method ng calculation sa voltage drop. Pero dito sa video na to, ang gagamitin natin formula is yung IEEE 141-1993. So ito rin yung lagi kong ginagamit pag nag-check ako ng voltage drop sa mga submittals namin. Saka ito rin yung ginamit kong formula nung nag-take ako ng PE dun sa TER report ko, yung sa technical engineering report ko. Ito yung formula ng IEEE. So, voltage drop at 3 phase is equal to square root of 3 times load current times sum of resistance times power factor plus reactance times sine theta
multiply by distance divided by 1000 times n. So bali yung n, yun yung number of conductor per phase. So kung ilang set siya. Tapos sa single phase naman, ang formula niya ganun din, kaso papalitan lang natin ng 2 kasi ang multiplier pag single phase is 2. Pag sa 3 phase is square root of 3. Bakit ba 1000 yung nandun sa formula? Kasi yung reference sa kinuhaan natin ng reactance sa kanang resistance is ohm per kilometer. So kaya 1000 yung nakalagay doon. Pero kung sa yung table ng PEC ang gagamitin nyo, ang reactance at resistance doon is as per 305 ohm meter. So kung gagamitin nyo itong formula na to, kasi ito rin yung ginamit nyo sa PEC, pero imbis na 1000, ang gagamitin nyo is 305. Okay? Malinaw naman yun. Dito rin sa formula na to, ang magiging reference natin sa power factor is yung sa Saudi Electric Company, SEC, yung distribution planning standard nila. Ang record nilang power factor is 0.85. Alam na natin yung power factor, i-calculate naman natin yung power factor angle niya. Kasi yung sa sin theta, yun yung ilalagay natin na power factor angle. So kailangan natin din kunin yun. So alam na natin yung power factor na 0.85. So yung power factor angle niya is inverse lang ng inverse cosine ng 0.85. So bali ang bali niyan is 31.7883 degrees. Alam na natin yung formula ng voltage drop. So since ang kailangan natin is percentage, so ito yung formula na gagamitin natin. So percent voltage drop is equal to voltage drop three phase over line voltage multiplied by 100. So 3 phase, halimbawa nominal voltage natin is 400. So divided by 400 siya. Pero kung sa single phase, ang gagamitin natin is 230 volts. Okay? So ayun. So alam na natin yung formula. Puproceed na tayo sa calculation. Pero bago natin gamitin yung calculation, meron pa tayong i-consider sa pagkuha ng voltage drop. Dito napapasok yung derating factor. Sa derating factor, may mga kukonsider tayo dyan. Yung type of installation, yung location niya, at saka yung temperature. So, meron tayong correction factor para sa installation sa duct bank, sa leading ground o yung direct buried, at meron din tayong installation na correction factor sa installed in air o yung sa mga cable tray. So yung mga yon, kailangan i-consider natin yun bago tayo mag-calculate ng voltage drop. So okay, proceed na tayo sa calculations. Ayun mga boss, mag-ano na tayo ng example sa voltage drop calculation. So in this example, ang kunin nating voltage drop yung feeder cable ng DB-DO2. So ang nag-feed sa kanya is yung MDB-DO1. So ang given natin is yung demand load ng DB-DO2 is 50.13 kVA. Tapos ang nominal voltage natin is yung 400 volts. So yung 50.13 kVA, na-consider ko na dyan yung demand factor at saka yung 20% spare load. Kasi base dun sa specification namin, bawat panel kailangan merong 20% extra load for future expansion. Okay? So ito yung formulang gagamitin natin para makuha natin yung full load current nung DB-BO2.
So, kunin natin yung full load current. So, apparent power divided by square root of 3 times voltage. So, 50.13 kVA divided by square root of 3 times 400 volts times 1,000. So, multiply ng 1,000 kasi ang value ng apparent power natin is in kVA. So, ang full load current ng DBVO2 is 72.35. So, next na gagawin natin is identify natin yung installation ng cable. So, in this example, naka-install siya sa duct bank kasi building to building ang linya niya. So, galing sa main building papunta sa sub-building niya. So, bakit duct bank yung ginamit ko kahit na merong portion na naka-install siya sa cable tray? Kasi sa duct bank, mas mataas yung derating factor na makukuha natin. So, dapat ganun yung i-consider natin. So, select na natin yung correction factor based on installation method and temperature. So, installed in duct bank at 1.5 meter depth is 0.94. So, yung 1.5 meter, ito yung sa shop drawing. So, ito yung approved drawing. Tapos yung group rating factor for multiple cable, 0.79 yung correction factor niya. So, gawin natin K1 and K2 to yung unit niya. So, after that, pag nakuha na natin yan, calculate natin yung derating factor niya. So, K1 multiplied by K2 is equal to 0.94 times 0.79 is equal to 0.7426. So, ayan yung derating factor natin. So, next gagawin natin, meron na tayong full load current at meron na rin tayong derating factor. So, ang method of installation is laid in duct. So, sa duct bank siya. Gagawin natin, select na tayo ng cable. So, ang cable reference natin is Saudi cable. So, since feeder to, ang kukunin natin table is yung sa 3N 4-core cable, XLPE, PVC, 85 degrees, 0.6 to 1 kV. So, ayun. So, base dun sa table, yung 16 mm square, ang cable capacity niya is 80 amps. So, mas mataas dito sa calculated full load current natin na which is 72.35 amperes. So, consider natin yung derating factor. So, i-multiply natin yung 80 amperes sa 0.7426. Ang lalabas dyan is 59.408 amperes. So, mas mababa sa calculated full load ampere natin. So, ibig sabihin, hindi siya pwede. So, ang gagawin natin, it's either doble natin. Oh. So, ito. Dinoble natin, halimbawa, sinilik natin yung 35 mm square. So, ang cable capacity niya is 125 amperes. So, apply natin yung derating factor. So, multiply natin yung 125 amperes sa 0.7426. Ang value niya is 92.825 amperes. So, base dito sa calculation natin, pasok na pasok siya dito sa, mas mataas siya dito sa 72.35. So, calculate na natin yung voltage drop. So, ito yung formula natin base sa IEEE 141-1993, Article 3.11.1. So, at gagamitin din natin yung percent voltage drop formula. So, ito yung mga given values natin sa 35 mm squared na 4-core, XLPE, PVC sheet, 0.6 to 1 kV.
So ang full load current natin is 72.35. Tapos yung distance natin 197, medyo malayo siya. Tapos yung N, yung number of cable per phase. So isang phase lang per isang cable per phase lang, so 1. So power factor natin is 0.85. Tapos yung power factor angle is 31.7883. So nakakalculate na natin yung kanina. Tapos tong resistance base to sa Saudi building Saudi cable catalog yung so sa resistance niya is 0.669 ohm kilometer. And reactance is 0.1041 ohm kilometer. So base yan sa Saudi cable catalog. So ilipat na natin yung mga values. So voltage drop at 3 phase is equal to square root of 3 times 72.35 yung full load ampere. So multiply by resistance 0.669 times the power factor plus the reactance 0.1041 multiply by sine theta, yung power factor angle is 31.7883, then multiply by the distance 197, so divided by 1000 para ma-cancel out yung meter. So yung since 1 lang yung cable natin per phase, so 1,000 over 1,000 lang siya. So ano yung lalabas sa voltage drop natin is 15.3919 volts. So nakuha na natin yung voltage drop natin. Then calculate natin yung percent voltage drop. So ito yung formula. So 15.3919 divided by 400 multiplied by 100 is equal to 3.848%. So ito hindi siya pumasok sa 3%. So hindi siya nag-comply dun sa NAC Article 215.2 and Article 210.19 kasi sobra siya sa 3%. So anong solution natin? Increase the number of setup cable per phase. So, an example, gagawin natin 2 sets. Ang magiging ito. Pero, bababa nga talaga yan. Kaso, dito sa example natin, hindi siya economical. So, mapapamahal lang tayo sa project. So, next solution, select the next higher size of cable, which is 50 mm². Okay? So calculate natin yung voltage drop ng 50 mm². So yung 50 mm², ang cable capacity niya is 149 amperes. So apply natin yung derating factor. 149 times 74274 is equal to 110.6474 ampere. So same formula, ito na yung given natin. 4 core 50 mm² copper XLPE ito PVC sheet 0.6 to 1 kb. So same pa rin value, 72.35 yung ampere, distance 197, single cable per phase, power factor 85, yung power factor angle is 31.7883. So nagkaiba lang dito sa resistance and reactance. So which is the resistance is equal to 0.494 ohm kilometer and reactance is 0.1003 ohm kilometer. So ayan na yung value natin. Calculate natin yung voltage drop. So apply natin lahat ng value dito sa formula. Ang lalabas is 11.67095 volts. So kunin natin yung percent voltage drop. So 11.67095 divided by 400 multiplied by 100 is equal to 2.9177. So dito guys, pasok na pasok siya sa 3%.
So, nag-comply siya rin sa NEC Article 215 and 210 ng NEC. So, ganun lang kasimple mag-calculate ng voltage drop. As kunin din natin yung voltage drop ng phase to neutral. So, ito yung formula niya. So, yung value na nakuha natin ng percentage dito, di-divide lang natin siya sa square root of 3 kasi 3 phase siya. So, 2.9177 divided by the square root of 3 is equal to 1.6845%. So, ayun mga boss, ganun lang kasimple ang pag-calculate ng voltage drop. Sundan nyo lang itong procedure na ginawa natin, hindi kayo maliligaw sa voltage drop. At magiging safe yung kable natin at magiging efficient yung electrical system natin. Okay mga boss, yun yung example ng calculation natin. Sana naintindihan nyo yun, medyo malinaw. So, i-recap lang natin. So, una, kunin natin yung amperahe. Kung motor man yan, dun sa template. Kung feeders man yan, yung calculated natin na sa load schedule, kailangan makuha natin yung amperahe niya. Then, consider natin yung derating factors, kung saan siya in-install, air or duct bank or direct buried. Tapos yung mga tables natin, kuha tayo ng mga reference natin sa reactance, sa resistance. And then, proceed na tayo sa calculation, sa formula. So, I hope may natutunan kayo sa video na to. At kung nagustuhan nyo, please like and share this video and subscribe to my channel. Maraming salamat.